Napakinggan mo maigi. Wala pang taong nagsabi, lilinisin ko muna ang aking sasakyan bago ako magpapakarwas. Kaya na pupuntang karwas kasi marumi. Anong ibig sabihin nun? Anytime, anywhere, pwede kang lumapit sa Panginoon kahit anong dumi ng kasalanan sa buhay natin. At sabi ng Biblia, ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos at kahit tayo ay lugmok sa dumi ng kasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan, na ibinigay niya ang kanyang bugto na anak na matay sa krus ng Kalbaryo habang tayo ay nasa putik ng kasalanan. Hanggat buhay ka, may pinagagawa pa ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Kung isip mo tapos sa si Lord, tatapusin ka niya. Nagkakanin niya. As long as you are breathing, as long as you are alive, God has still a purpose for you and still wants to accomplish you something. Kaya maraming tao, they cannot overcome the problem because they're trying to overcome it with their own strength, with their own positive thinking. Hindi mo kaya. Ang sinasabi ni Jesus, without my presence, you are in big trouble. You want to have a trouble-free heart? Not a trouble-free life, but a trouble-free heart? Believe in me. Be with me. Trust my presence. Even if you don't see me, you trust me. Yun ang idea ng Diyos. Sasamahan ka niya. Tutulungan ka niya. Dahil totoo siya. Nagkakadinihan tayo? Dahil totoo siya. Kaya nga, ito yung challenge ng Diyos. Kaya marami sa atin, discouraged sa buhay. Bakit? Hindi kasi real yung presence ng Diyos. Kasi makakarinig kayo, may kinakausap siya ni Lord. Si Ate Agi kinakausap. Nangungusap pa si God? Hindi tanong kung nangungusap ang Diyos. Ang tanong, kinakausap mo ba si God? The reason why you cannot hear Him speak to you because you are not talking to Him too. Di ba minsan ganun tayo? Minsan masyadong concerned tayo na ano yung suot, ano yung ano. Hindi natin naisip na, uy, makikinig siya sa Panginoong Diyos, oh. Uy, kaya minsan pa nakakita tayo ng isang tao na parang hindi karapat-dapat sa langit yan. Naman, wala namang ganunan. Lahat naman tayo masamang tao. Kasi if we understand this kind of righteousness, listen to this, listen to this. We will no longer see people as evil. We will see them as souls needing grace. Saan sabi ni Lord, ang kailangan nyo yung Holy Spirit eh. Para ikaw muna magbago from the inside out. So that everything that comes your way would become a blessing. Tama? Kasi kahit bigyan kita ng tinapay ngayon, magmagiging bato yan kung ang puso mo mali. Kahit bigyan kita ng trabaho, kung yung puso, hindi ka full of gratitude, ang dating yan, yung trabaho, sumpa sa'yo. Nagkakatin na tayo. Bigyan kita ng pamilya ngayon, kapag ang puso mo hindi to serve, to love, as God loves us, for sure, your family will be like a curse to you. Even if I give you all the blessings of this world, money, from left and right to right, punong-puno ka ng pera, it will not help you at all. You need the Holy Spirit, the transformation of the heart.